hi. Okay, game. Kasi ngayon, hindi naman ako magtuturo ngayon ng lesson, obviously, ng pang-CE. Ano lang, magbibigay lang ako ng mga tips tsaka mga advice sa pag-aaral, yung nag-aaral ako nung para sa board exam. So, kasi hindi naman natuloy yung board exam, kaya parang walang sense kung i-upload ko to ng ano. Kaya siguro, wala palang sense. Kasi hindi tuloy yung board exam eh. Alam nila kung anong gagawin nila pag malapit na. Bagay. O sige, yun lang. I-share ko lang yung mga ginawa ko nun. So una, gumawa ko na ang bagong Facebook account. So ang inad ko lang doon yung mga instructor ko sa review center, mga prof ko nung college, kaklase ko nung college, saka mga naging kaklase ko nung nagre-review ako. Tapos pag ina-add tuloy ako ng mga kamag-anak ko o kaya mga kaibigan ko, automatic nire-reject ko sila. Kaya ako naka-focus lang yung Facebook ko na yun pang review. Tsaka sinasali ko yung account ko na yun dun sa mga group ng review center sa Facebook, etc. Tapos nung may class proper na, ginagawa ko sa cellphone ko laging naka-silent. So pag may emergency tumatawag sa akin o kung ano man, hindi ko siya chine-check. Kahit sa break time, hindi ko chine-check yung cellphone ko. Every time lang nauwi ako pagdating na ng gabi o kaya pagdating ng hapon. Ano pa ba? May code ko kasi ako dito, baka makalimutan yung gusto kong sabihin. Tapos nung review proper ko na, sa free time ko ginagawa ko noon, 6 a.m. to 12 a.m. yung review ko. Para yung tulog ko, 12 to 6 naman ng madaling araw. So laging sharp yun. Kunwari, nagsasolve pa ako ng 11:58. By the time ng mag alas 12 na, automatic stop na ako mag-review tapos tulog na ako noon. Dun sa 6 a.m. to 12 a.m. ko naman, imemenos muna lang yung mga kakain ako, maliligo ako. Nung una, inoorasan ko pa nga yun eh. Yung ligo ko dapat, may time limit siya pati yung pagkain ko. Pero hindi rin ako tumagal kasi masyadong mahirap. Tapos nung review proper na mismo, yung may klase na, hindi ako nag-ano nun. Kasi kadalasan ang ginagawa ng mga kaklase ko, halimbawa, nagturo yung instructor. Yung pinipicturan yung tinuro ng instructor sa whiteboard. So ang ginagawa ko, lagi ako nagno-note, sinusulat kamay ko. Kasi nangyari sa akin naman, pag binasa ko yung notes ko, kung ano mismo yung sinulat ko, parang naaalala ko yung mismong tinuro ng prof. Parang may ganun ako eh. Kaya hindi ako fan ng mga picture-picture ng notes. Although mas madali siya para sa iba. Pero ako hindi ko siya nire-recommend. Tapos kunwari, after nung araw na yun, may tuturo silang lesson, diba? Pagka-uwi, minamaster ko na siya. So hindi yung aral na yung aral na maintindihan ko, ganto-ganyan. Talagang minamaster ko siya. So ginagawa ko, binabasa ko yung module, tinitignan ko paano nila sinagutan. Tapos ang gagawin ko, sasagutan ko ulit yung module na yun ng sarili kong solution na. Tapos yung solution na yun, isinusulat ko na maayos sa band paper, tapos i-stapler ko siya dun sa module na yun. Kasi nangyayari nun, kunwari, malapit na yung board exam. Uy, bukas ng bukas, bigla ng pinto yung taxi, mga bangga eh. So, sinasabi ko, so pag malapit na kasi yung board exam, tapos gusto mo mag-recall ng mga lesson mo, syempre, yung pinakahuling subject ng nire-review nyo is puro design na. Puro structural. Di math na nakalimutan mo na. So, hindi. Kasi pwede mong gawin nun. Yun nga, yung pagsinulat mo yung notes mo, hindi mo naman isosolve na ulit lahat ng algebra, ng mga edge problem, calculus, hindi na. Ang ginagawa ko nun, babasahin ko na lang yung solution na inattach ko dun sa module. Medyo madilim. So, ngayon, di ma-apply ko rin ulit yung sinasabi ko kanina, kung ano yung sinulat ko, parang natatandaan ko yung mismong inaral ko siya nung pinakauna. So, nakakatulong talaga pag ikaw mismo nag-handwritten ng notes mo, ikaw nagsulat. Tapos nga pala, maraming gumagawa na kaklase ko sa review center dati, yung mga nagsa-sound trip, tapos nagmo-movie, nagne-Netflix. Guys, tanggalin yun, maniwala kayo sa akin, yung mga minimal rewards. Ginawa ko siya for 4 months nung marapit na yung review center. Nagsa-sound trip na rin ako noon, so yun yung mga isa sa mga pinagsisihan ko kasi nakaka-distract siya. Tapos isa ko pang napansin sa mga sa mga klase ko noon. So yung mga klase ko lagi yung pinupuntari ako, no. Isa ko pang napansin, 'di ba magtuturo, tapos may mga days kasi sa review center na inaalat nila para sa quiz. Tapos ang ginagawa ng mga klase ko, nag-aalisan na sila pagdating na ng quiz lecture lang pupuntahan nila. Ano ba yung pinaghahandaan natin noon, 'di ba, board exam? Exam mismo. Dun sa quiz, parang training mo na yun eh. Kumbaga yun yung pinaghahandaan mo, yung pressure, pag hindi mo alam, na hindi ka pwede magtanong sa katabi mo. May iba pa nga ganun eh, yung mga kaibigan ko. Kunwari quiz, non-bearing naman, wala namang grade ang quiz sa board exam. Nagtatanungan pa, nagkokopyahan pa. So para saan, hindi mo...
Nako. Oo, oh, ibat ka galit. Wala naman ako nang gagalit eh, sa'yo eh. Nawawala yung training ng ano ng review center. Sayang naman. So pag hindi nyo alam, libitas blank na lang o kaya ikisa nyo. Kasi pinapauwi naman yung quiz na yun eh. Reviewin mo na lang pag uwi para makabawi ka o kaya yung mga mali mo, edi dun mo machecheck pag uwi. Pero pag ano, pag nagko-quiz ka, yung mga long quiz pre-board, tanggapin mo siya as board exam, as training mo sa board exam. Tapos marami nagtatanong rin sa akin, ano daw sinasagutan ko nung nagre-review ako, pati yung mga ano, nung after ko na mag-board, yung mga kaibigan ko naman, mga kakilala ko mag-board exam din, tinatanong sa akin ko ano yung mga sinasagutan ko daw nun. So, mainly kasi ang focus ko nun is module. Bakit? Kasi yung ano, yung module, hinanda siya mismo nung review center. Kumbaga, pinili nila yung mga problem na yun eh. Pag naintindihan mo yung mga binigay nilang problem, most likely, yung mga may encounter mo pang ibang problem, kaya mo nang sagutan. As long as iintindihan mo yung principle nung nasa module. So, mangyayari kasi yung iba, gagawin nila quantity over quality. Magsasagot ng limang CEREF. Ay, yung CEREF kasi, yun yung compilation ng, ng mga previous board exam. So, magsasagot silang limang CEREF, parang limang board exam. Pero pag pinasagot mo na ng ibang problem, hindi naman masagutan. Kasi hindi na intindihan yung principle. Puro nangyari, kabisote. Pero pag hindi na sila familiar dun sa problem, hindi na nila masagutan. So yun yung gusto kong sabihin na yung CEREF, gamitin nyo siya pag sinasagutan siya for familiarity para sa board exam. So ngayon, dun sa sinabi ko, baka tanungin nyo kasi, ano bang review center maganda? So to be honest kasi, dalawa yung review center ko nung nagre-review pa ako bago mag-board exam. Si Mega, tsaka si Esplana. So ang nagustuhan ko kasi dun sa kay Mega, tsaka kay Esplana, progressive sila. Kumbaga, nagsisimula sila sa mathematics, tapos geohydro, tapos struct na. Kasi halimbawa, sa struct, ginagamitan ng calculus si RCD. Ako rin, ako nun, integral calculus ako mag-solve nun nung WSD sa RCD. So, ang mangyayari, na-master ko na siya nung mathematics pa lang. Unlike na pag kunwari, may ibang review center kasi magsisimula sa struct, tapos dun pa lang magmamat. So, hindi ko ma-appreciate yung ibang solution kasi kumbaga may prerequisite siya. Since na-master ko na yung calculus nun, mas madali kong na-apply dun sa RCD, dun sa mga mahihirap na subject, yung mga analysis na. Nasa parking na kami, hindi aabot pala tong ano ko. Di ba, sa pagpauwi na lang yung kasunod. So kung tatayin nyo, kung saan kayo magre-review, kayo pa rin mag-desisyon. Kasi sa totoo lang kasi, hiyangan rin naman yung review center na yan. Kasi yung kaibigan ko, actually best friend ko, si Eden yun. Tapos ngayon, sabi ko dito ka mag-review kay review center A. So dun siya nag-review and hindi siya pumasa. Tapos tinry niya ngayon kay review center B, dun sa second choice ko naman yun. Sabi niya sa akin, masiyang daw siya dun kay B. So ano ibig sabihin ko dun? Alamin mo kung saan yung timpla mo, kung saan review center ka, okay? Kasi possible na ako kay Mega Esplan, nahiyang ako. Baka kayo hindi, so try nyo rin sa iba. Tapos pakiramdaman yan, gamitin nyo yung instinct nyo kung saan mas okay mag-review. Tapos nga pala, pag nagre-review ako, ginagawa ko, di ba per lesson kasi yan. Tapos yung mga natututunan kong formula na madalas gamitin sa board exam, most likely, halos lahat ng matutunan ko ng formula, ginagawa ko yung mga formula na matutunan ko. Sinusulat ko dun sa sa formula book ko. Notebook lang naman nipis yun, tapos bali yun yung binabasa ko. Pag kunwari may nakalimutan akong formula, doon ko na lang siya tinitignan. And yun nga, sabi ko kanina, handwritten yun. Hindi ako bumibili ng mga formula book, yung mga ganyang kakapal na maliliit lang, tapos imememorize. Kasi gusto ko, pag ako nagsulat nung formula, mas natatandaan ko siya. So yun, yung formula book, nakatulong rin sa akin yun, lalo na yung steel. Kasi nung nagre-review ako, lagi nilang sinasabi, ang haba kasi ng formula sa steel, di ba? Sasabihin ng instructor namin, huwag matakot, mahaba tong formula, pero given yan sa board exam. Guys, November 2018, CE board. Basahin nyo yung board exam namin, walang binigay na formula. O paano mo sasagutan ngayon yun? Pero buti na lang talaga, kinabisado ko yung formula ng steel kahit sobrang haba. So sabi nga ni Sir Eric, di ba, pag malapit na daw yung board exam, parang nagiging NSCP ka na din. So tandaan nyo yun, malaking tulong na sinabi ni Sir Eric yun. So sige pa, habang nagsasalita ako, ipapakita ko na lang yung ibubuot ko na video yung sinasabi kong formula book. Tapos mga common question, ano ba ginagawa pag malapit na yung board exam? So kanya-kanya rin kasi ng timpla yan pagdating sa Yung iba gusto nila, nagpapahinga na lang. Kunwari mga 1 week, 2 weeks before ng board exam, hindi na nila iniintindi yung board, nagre-relax na lang sila, nagmo-movie na sila.
Yung iba naman sabihin nila nagkakabisado na lang ng formula for 2 weeks, for 1 week, ganun ginagawa nila. Which is sa akin, sayang kasi. Kaya ginawa ko noon, last days ng board exam, kahit nga mga last hours before board exam, nagsosolve pa ako. Eh, sinasabi nila baka daw ma-over-review daw, pero feeling ko naman hindi eh. Kasi ako ganun ginawa ko, tapos natutunan ko kasi yun nung nagpe-preboard ako, since dalawa nga yung review center ko. Nangyari kasi, preboard ko sa isang review center, tapos bumiyahe pa ako, parang mga 30 minutes na biyahe, nagpreboard pa ako dun sa isang review center. So nangyari, the same subject sila. Ang nangyari nun, yung warm-up ko, nagawa ko na siya dun sa unang preboard. Kaya nung sinagutan ko na yung preboard ng isa pang review center, ang bilis ko na mag-solve. Kasi 'di ba ganun pag board exam, gagawin mo, titirahin mo muna yung mga question na madadali, parang yun yung warm up mo, tapos yung mga mahahabang solution, yung mga mahirap pang analysis, ihuhuli mo siya. Tapos pag wala ka na masagutan, doon mo na gagawin yung exhibition, yung kung ano man malaman mo, kung ano yung mga alam mo, ginagamit mo na lahat doon sa problem para lang ma-solve, pati yung mga pagba-back solve, mga ganyan. Tapos pag malapit na rin board exam, huwag kayo kakabahan na ano yung feeling nyo, hindi kayo ready sa board exam, parang kulang yung na-review nyo. Lahat ng nagre-review, ganun nararamdaman. Kahit yung mga nagta-top 1 na yan, mga top 10, nararamdaman nila na hindi sila ready sa board exam. Kaya para saan, sa tingin ko, nagre-review pa rin yung mga yan, mga last days, last hours ng board exam. Pero yun nga, pag sumaba ka na, magugulat ka na lang, masasagutan mo yung mga problem, basta huwag ka lang kakabahan. Last tip ko na siguro, tsaka ito siguro yung magiging pinaka-importante kong tip pagdating sa board, mag-take kayo ng advice galing sa mga top-notchers. Pero hindi ako top. Pero ganun nga, hindi naman ako magsasabi siguro ng mali dito, pero gusto kong sabihin na yun nga, kasi syempre sila talaga nakakaalam kung ano yung mga pinagdadaanan para makakuha ng magandang grade, matataas na grade sa board. Ito ah, itong tip na to yung para talaga sa mga nag-aspire mag-top, kasi yun yung pinaka nakakatakot gawin eh, kasi ang dami mong kalaban dyan, lalo na yung mga top schools. Ako hindi naman ako belong dun sa talagang nagtatap pagdating sa CE, di ba? Yung school namin. Eh ang kalaban mo dyan yung mga taga-probinsya pa, kasi guys grabe, sobrang ano yun, sobrang sipag nila mag-review talaga. Yung iba, alam ko hindi na yata natutulog, 24/7 mag-review. Hindi ako nagbibiro ha, may mga ganun mag-review. Kala mo aswang talaga. Tapos lalo na yung mga ibang galing sa top school, yung sipag mo siguro mga 20 times silang masipag, ganun sila. Pero huwag kayong matatakot mag-aim, kasi mangyari dyan. Kung halimbawa na master na nila yung isang topic, kunwari lang algebra, master na nila yung algebra ng 10 times sila mas magaling sa'yo, edi dapat mas masipag ka lang sa kanila ng 10 times o kaya 11 times para lamang ka, para pag natapos mo review yung algebra, mas malakas ka na sa kanya. E paano pag ginawa mo pa yun sa lahat ng subject, sa lahat ng topic, edi pwede mo siyang talunin pagdating ng board exam. Kasi guys, tandaan nyo, yung 6 months kasi, 5 years ng pinag-aralan mo sa college, ire-review mo ng compress in 6 months. Pero maniwala kayo sa akin na sapat yun kung gusto mo talaga mag-top sa board. Mahaba yung 6 months na yun. Basta bawat oras, ika-count mo, tanggalin mo muna yung mga Netflix. Para isang oras ka mag-Netflix, edi isang oras mo na lang i-review. O sa 7 days, edi 7 hours yung nakuha mo ng pagre-review doon, di ba? Imbis na nanood ka ng movie, i-review mo na lang. Tapos dun sa mga gusto talaga mag-top, huwag nyo i-aim na pumasok ng top 10, dapat i-aim nyo pumasok ng top 1. Kasi kailangan mo talaga dun ng ano eh, kailangan mo ng allowance. Kasi feeling ko yun rin yung maligoy. Kasi sabi ko, basta makapasok lang ng top 10, ganyan-ganyan. Kasi na-encounter ko na yung mga malalakas dun sa review center namin nun. Talagang ang galing nila. Sa kanila ako magtatanong, pagkatapos naiisip nila yung, ang lalim ng analysis nila, hindi ko alam kung paano nila naiisip. As in, ang lalim ng... Matalino talaga. Yung mga hindi ko masagutan ng tatlong araw kung pinag-iisipan, sasagutin nila within 5 minutes. Ganun sila kalakas. Pero kaya yung talunin yun. Basta ang i-aim nyo siguro, uy, mas magaling siya sa akin ng ano ha. Dapat mas masipag ka rin sa kanila. Tsaka huwag kang matakot na, hindi, pagdating ng board exam, kaya ko talunin yan. So ganun, i-aim nyo mag-top 1. Kasi mangyari, may allowance kayo. Halimbawa, hindi ka nag-top 1, pwede ka pa mag-top 2, pwede ka pa mag-top 3, top 5. Pero pag gusto mo lang, top 10 lang, eh wala kang allowance, magkamali ka ng isa, mabulol ka lang ng konti ng board exam, top 12 ka na lang, wala na, iyak ka na nun. Top 20 ka na lang, wala na. So yun lang, siguro hanggang dun lang yung ano ko, i-edit ko pa to, medyo magulo siguro yung video ko. Uga-uga, nandito kami sa kotse, pabiyahe kami pa uwi. Kanina papasok, tinuloy ko lang ngayon. O, tingnan nyo yung nagda-drive. Kung hindi rin lang. So yun lang. Anyway, so sa mga kaibigan nyo na mag-CE board na or kahit hindi man CE engineering,
kahit hindi rin engineering, yung may mga board exam, mga pan-teacher, pang-medical, etc., criminology, sana ma-advise nyo to, bigay nyo yung link sa kanila. So, like nyo yung Facebook page ko, tsaka don't forget to subscribe bago mag-quit. So, yun lang. Ciao. Hindi man ako nag-chow eh.